guys, welcome back sa ating channel. My name is Adelina. Guys, gusto ko pong ipakita sa inyo yung nangyari po sa ating cat's claw. Kasi di ba po, yung may tatlo tayong cat's claw. Yung isa po ay kawawa naman po kasi di ba umuwi po tayo ng probinsya. So hindi po siya nadiliga ng oras ng kanyang dilig. So ngayon, pakita ko po sa inyo ang nangyari sa kanya. Ito po siya. So yan guys, kasi po, ayan, mayroon pa naman pong natira sa gitna, kaya lang hindi po natin alam kung makakasurvive pa siya. Natuyo po lahat ng gilid niya, yung mga dahon, kasi dyan po siya uminom nung hindi po siya nadidilig, ayan, may natira pa. Pero try na lang po natin kung kaya pa niya makasurvive, yan, natuyo na po lahat ng gilid niya, kasi po yung pagdidilig ko po dito ay dapat po nadiligan ko na. Kaso hindi po tayo nagdilig dahil hinintay po nating makabalik ng probinsya kasi nga po bibidyohan natin, kaya hindi ko pa po talaga sila dinilig. Kaya sobra-sobra na pong uhaw na uhaw sila bago ko sila nadiligan. Kaya ang nangyari, dito po sila uminom sa mga leaves nila. So try na lang po natin kung makakasurvive itong ating cat's claw. Kung hindi, ay meron pa naman po tayong natitira na dalawa. Ayan. Tapos guys, isishare ko na rin po sa inyo yung ating nadagdag na plan sa ating mga habang pots. Kasi po, inalis na natin yung ating barbecue doon. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kasi ni-transfer na natin. Dahil di ba po, nabanggit ko sa inyo na aalisin natin yung doon barbecue. Kasi naharangan na po nung ating tawag nito, yung ating pong crested red ibs. So yan guys, kasi di ba po may barbecue po tayo dito, ayan, at saka dito sa kabila. So meron po tayo kasing apat na barbecue dito, ayan, kasi nga po natatakpan na ng ating red ibs kasi po sobrang lumaki na po sila. Nung itinanim po talaga natin siya, iskalahati lang po nito, kaya natutuwa po ako na alagaan nito. Kaya mas gusto ko po mag-collect ngayon. Marami na po ako nagiging paborito ngayon sa mga succulent natin na inaalagaan. So dati po ay hanggang dito lang po siya. So nagdoble na po at meron pang tumubo na malaki. Tapos ito ganun din po. Hanggang dito din lang yan. Pero ngayon hanggang dito na sa ibaba. Sumasayad na po siya sa lupa. Ayan. So ngayon inilipat natin yung ating barbecue. Kaya pinalitan na lang po natin ng maliit na red ibs na katulad din po nito, crested red ibs. So palalakihin din po natin yan, sana humaba din siya katulad nito. So ang nandito, ito na lang mga nanditong sakis ang ilagay natin kasi inalis na nga po natin yung barbecue dahil hindi na po siya bumagay dito sa pot na ito dahil naiipit na po siya. So ngayon tingnan po natin yung ating barbecue doon sa inilipat natin sa planggana. Ngayon guys, ito na po yung ating inilipat na barbecue. Ayan, nakita po ninyo, nilagay po natin dito sa likod ng dalawang nitong ating ang tawag nito. Ayan, nalimutan ko na naman yung pangalan, si Soyon. Ayan, nandito sa likod ni Soyon. Tapos dito sa gilid ni Soyon, itong tatlong barbecue. Ayan, pinagtabi-tabi po natin dito. Tapos yung naputol, nilagay na rin po natin dito. Ayan. Oh, ito po yung mga nakatanim doon sa katabi ng crested. Makita po ninyo dito na nagkaroon na po ng suwi dahil naputol nga po ito yung kanyang kaputol. Ayan, nagkaroon na siya ng baby. So mayroon pa po tayong isang barbecue na nakatanim yan sa maliit na pot. Kung nakita po ninyo doon sa aking mga nakaraang vlog. So dito po yan nakatanim. Ayan, tinanggal ko po dito sa maliit na pot. Ayan. So ito na siya. Okay. Dito na natin siya isiningit. So ngayon, napuno na po itong ating pot. Kaya kung meron po tayong naisipan na ilagay, nilalagyan natin. Basta may nakikita pa tayong space. So ayan po yan Yan. Sana po ay tumaba sila dyan at maging maayos. Kasi nakita ko po ito na hindi ni gumaganda dun sa sa pinagtataniman ko sa maliit na pot. Kaya sana po maging maayos guys. Kung meron po kayong narinig na music ay hindi po sa akin yon, do sa kapitbahay. Malakas lang po kasi yung hangin kaya nililipad po yung music nila dito sa aking garden dahil open po yung ating garden. So ayan po, nandiyan nagsama-sama na sila. So dyan na lang yung ating barbecue at sana nga po ay maging maganda sila dyan at tumaba. Ayan, at ipapakita ko rin po sa inyo guys yung ating mga iba pang hindi ko na itatanim. Meron pa po tayong mga ibang sakis o cactus na hindi pa po natin na itatanim.
Kung saan-saan ko lang po nilalagay. Katulad nun, mayroon po tayong nasa poly bag na isa. Ayun, no? Yan po ay golden, ano, dolphy. Yung nasa ano na yan, nasa poly bag na kulay itim. So, marami po tayong mga hindi pa na itatanim. Ayan. So, okay po ba? At saka yung ating pong pickles, kung naalala po ninyo, may isa tayong puno na pickles na nasa isang pot na malaki na sama-sama sila ni kiwi. So, ngayon, nung isiningit po natin yan doon sa pot na puti, na mahaba, hindi rin po siya gumanda. Tapos nung umuwi tayo ng probinsya, pagbalik ko po ay natutuyo na rin po, nandito siya. O, dito ko na lang po siya siniksik, baka sakali pong mabuhay siya, kasi ayan o, marami na pong natuyo sa kanyang dahon. Ayan, makita po ninyo na natutuyo na yung iba. So sana po ay bahala po kung mag-survive siya, di okay po. Kung hindi naman po, wala na tayong magagawa. Basta iniligay ko siya dito, tinusok ko kanina. Sana po ay mabuhay siya. Ayan. Tapos, mayroon din tayong idinagdag doon sa ibang pot natin. So, ito guys, yung paborito kong pot na tinitingnan tuwing magigising ako sa umaga pag pupunta ko dito sa garden. Ay, ito po yung aking paboritong tingnan. So, dinagdagan po natin ng ibang succulent dito. Ayan. Kasi nakita ko po mayroon pang space dito sa gilid, kaya nilagyan na po natin yan. Kasi nilagay ko po dati dyan yung dahon na pinatutubo ko. Ngayon, nilagyan ko na po ng ano na, may sakis na talaga siya. Ayan, natanggalan lang po siya ng dahon, kaya ang pangit. Ayan, o, nasagi ko yan. O, pag na, mapangit din pala, pag sobrang gilid, kasi nasasagi ko yung dahon, nababawasan sila ng dahon. Ayan, o, sensitive yung, kasi ito, mga dikit-dikit, siya naman kasi parang ang bilis lang niyang matanggal ang mga dahon niya. So, ito yung paborito kong tingnan sa umaga kapag pumupunta ako dito. Pag nagigising ako, ayan. Kasi, iba-iba po yung mga nakatanim dyan. At saka natutuwa kasi ako sa kanila dahil ang lulusog nila. At saka, ang bilis po nilang lumaki. Dati nung itinanim ko po kasi sila dyan, ang liliit pa lang nila. Lalo na po ito, ang taas na niya. At saka, sobrang dami na pong babies niya dito sa kabila. O, yan o. Na-post ko na po ito sa ating FB page. Ayan, ang dami na pong babies. Ayan. So, ayan, sama-sama sila dyan. So, ito yung paborito na natin ngayon. Marami na po tayong mga favorite na mga sakis sa ngayon dahil marami na po tayong collection. So, yung atin pong kiwi ay marami na rin pong mga nakikita po ninyo. Ayan, mga bago po niyang mga baby. Oh, ang gaganda po ng mga baby niya. Kasi yung atin pong kiwi dun sa isa nating pot ay ang pangit. So, bawi na lang po tayo dito sa ating kiwi na kumapal na o. Dati po, hindi yan ganyang kakapal. Magpansin po ninyo dun sa nakaraan nating video na hindi siya ganyang kakapal. O kalago, ayan. Napakarami po niyang, yung nakikita po ninyo mga pink-pink dyan, ayan po yung mga bago niyang suwi, ayan o. Mga bago niyang baby. Meron din dyan sa mga, ayan sa kabila, sa ilalim, ayan po o. Pero yung color po ng kanyang leaves ay nag-fade. Ayan. Pero yung mga baby niya, magaganda yung kulay niya. Bumabalik naman po siya. Nag-fade, tapos babalik na rin. Tapos yung atin pong mga dahon na pinatutubo, ay makita nyo, ang tataas na po. Ayan o. Dati po man nakita nyo, pinakita ko sa inyo ay dahon lang po yan. Ngayon ay meron na po mga babies. At tumangkad na po itong ating... Ano, nakalimutan ko na naman yung pangalan nito. Ato. So, ang ganda niya, tumataas na po. Di ba pansin po ninyo na dati po ay hindi yan ganyan. Ganito lang siya kababa. So, ngayon, mataas na po siya. Oh. So, nagiging paborito ko lahat po ng mga naitatanim ko po dito. Tapos, guys, yung ating ano, pinutol ko yung bulaklak ng ating neon. Ay, hindi, ano ba ito? Yung pink pearl. Si pink pearl po, ayan. Tinanggal ko po yung bulaklak niya kasi marami nga pong ano, millibugs, di ba? Maraming langgam. Kaya yan, baka dapuan nila. Kaya tinanggal na po natin. O yun, o. Taas na po ng kanyang naging ano, bulaklak. So, ayan. Medyo madilim na po. Ang oras ngayon na kasi ano na, mag-aalas 6 na. So, hindi na po masyadong maliwanag yung ating ano, ating view ng ating mga sakis. Ang ginagamit ko naman pong CP ay ito pa rin po yung nag-start akong gumawa ng vlog. Ito pa rin po yung ginagamit ko. Hindi pa po napapalitan. Ayan. Ganun.
wala pong pagbabago. Tapos ito pa rin po yung flower natin, oh. Ito po palang bulaklak, guys. Bumubuka po siya, nag-start siya magbumuka ng alas 3. Mag 3 o'clock, nag-start na po. Hanggang ngayon po ay naka-open pa siya, mag-aalas 6 na po. Ayan. Tapos itikom na naman siya. Ano na siya, parang pangatlong araw na po siya na nagko-close open. Ayan. Nakakatuwa naman po. So andito pa rin yung ating, ayan o. Marami pa rin siyang babies. At nagdagdag po tayo ng string of tears dito. String of tears nga po ba ito, nakalimut. Siguro yung po. Ito po o, nagdagdag tayo dito sa ating rose cabbage, yan o. Nilagyan natin dito. Sana mabuhay kasi tinusok ko lang po yan dyan o, bago pa lang nga. At saka meron siyang mga bulaklak o. Ayan o. Baka na naman anuhin ang milibag. Tapos yun, nagdagdag din tayo dito ng mga pillow plants para pahabain din natin dito. Yun, nakita na ninyo yun na ating nilagyan, yung dalawang yun. So ito, nagdagdag tayo dito. Tapos nitry kong tinusok yung ano, yung bulaklak nung isa nating sakis. Ayan. Baka sakali lang. So ako naman po pag nagtatanim, baka sakali lang parati. Ganun na lang po yung ginagawa ko. At saka bahala ko pong tanggalin ito si ano, yung ating sino yung breaker. Ay, gusto ko po talagang alisin dito. Ayan. Makikita nyo na buhay pa naman po siya. Na binuhusan natin ito ng ating DIY na pesticide. So kasi nakikita ko guys na meron pa rin pong langgam na gumagapang, pero wala naman po siyang milibag sa gitna. Ayan o. Oh, diyan ko po talaga binuhusan ng marami sa pinakang gitna niya. Pero nandito pa naman sila, nabubuhay. Kaya ako po ginagawa yun na buhusan ko sila. Sapalaran ko na po si Neon Breaker kung mamamatay ba siya o hindi. Hindi naman po natin malalaman na effective yung ating ginawa kung hindi po natin itatry na buhusan siya. Hindi naman po siya natunaw. Kasi may nagsasabi po na baka daw po malusaw o mamatay. Hindi naman po namatay. Nandito pa rin po siya. Ilang linggo na po nung ginawa ko yan. O last month pa ba? Hindi ko masyado matandaan. Basta ilang linggo na po na ginawa ko yung binuhusan ko. At inulit ko po dahil may nakita po uli akong ano, millibugs. So ayan. Mayroon pa rin naman ako nakikitang langgam. Pero wala naman po ako nakikitang millibugs. Ang iniisip ko po, baka meron sa ugat, kaya gusto ko pong bunutin. Papalitan ko na lang po ito ng ibang sakis at hindi ko na po siya itatanim dyan. Itatanim na lang natin siya sa ibang pot. Yan, ayaw niya. Tapos guys, para ma-update din po kayo, yung atin pong, ano tawag nito, yung rare moonstone ay na ano din po, may nangyari din po sa kanya. Ito, tingnan nyo po. Pinutol ko na lang po kasi yung ano niya, yung tangkay niya o yung katawan niya ay nabulok o natuyot dahil nga po sa wala siyang dilig, dahil nga po over na po kasi yung aking schedule at saka anong tawag nito, sobrang init po dahil summer. Ayan, pinutol na po natin siya para hindi may para may matira pa po sa kanya. Ayan o, inalis na po natin yung bulok para ma-save natin itong natitira pa sa kanya. Ayan o. So pag na-dry na po ito yung ating pinutol, saka po natin itatanim. Buti po nakita ko kaagad na nangingitim yung kanyang stem dahil nga po sa sobrang uhaw na natutuyot na siya. Ayan o. So yan. Para ma-update din po kayo kung ano nangyari sa iba nating mga sakis nung tayo ay hindi nakabalik ng schedule natin. So diyan lang, diyan ko lang po yan ilagay pagkaputol ko. So mainit po dito, hindi naman okay lang po siya kasi nga po hindi naman po maarte yung ating mga sakis kahit po ganyan na mainit na ilagay ko diyan. Ayan guys, na-share ko na po sa inyo yung ating update ng ating mga plants. So maraming po salamat sa inyong panonood at sana po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe, like, share, and comment po sa atin pong YouTube channel. At meron din po tayong FB page, paki-visit din po at saka paki-like. At sa ating
ig@adellosegro@gmail.com. Yan. Maraming maraming po salamat sa inyong panonood, guys, at maingay na po ang ating kapaligiran. Kailangan na po nating tapusin ang ating video. Bye-bye at maraming maraming po salamat sa inyong panonood.